Thank you. Maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Sa ating pong Presidente, CEO Cecilia Borromeo. Ma'am, magandang umaga po. EVP Ludovino Heron, EVP Lito Gutierrez, EVP Junet Climaco, EVP Alan Bornas, EVP Karel Halop, at mga hindi ko nabanggit na mga opisyalis, mas maganda kayo sa kanila. Sa lahat po ng mga kawani ng isa sa pinakamalaking bangko ng ating bansa. Sa totoo lang, mas mayaman itong bangkong ito sa lahat ng bangko. Nandito lahat ang sweldo natin. Magandang umaga sa mga mga land bankers. Una ay maraming salamat sa inyo at ako'y naging bahagi ng inyong lingguhang programa. Katatapos lang ng amin, pasensya na kayo na delay kayo ng konti because I have obligations to do also before the people of Manila and with our co-employees in Manila City Hall. No? But be that as it may, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Anyway, we would like to thank you for the simple reason that you keep your headquarters here in Manila. A lot of people left, businesses left the city. And one of our, just hearing about you staying, one of my friend who from Iloilo put so much investment here and literally built the empire somewhere in the northern part of the city of Manila by a west side, left Manila last October because of frustration. And I think a lot of businesses, small businesses and medium enterprise, talagang wala na nung pag-asa sa Manila. Kaya bagay na ipinagpapasalamat ko sapagkat sa dami ng mga bangko, kayong Landbank ay nananatili dito sa lungsod ng Maynila. Sana pakinggan ako ni Mr. Pangilinan. Mani Pangilinan ng PLDT, siya ay aking inaalok na kung po pwede dito na muli o dito niya na ilagay ang MPI sa Maynila. Sana pakinggan ako ni Mr. Gokongboy, ni Mr. ni Ms. Tessie, ni Mr. Jasa, ni Mr. Abuitis, Mr. Mr. T, and so on and so forth. The conglomerates of this country smoother, sort of say. No? Sapagkat, alam niyo nung araw, although hindi pa ako pinapanganak doon, bata pa naman ako. Ako po ay 44 years old na. Pero parang hindi kayo naniniwala. Hindi ko naman kayo masisisi. At tulad din ang banggit ko kanina, ako po ay mukhang 19. Naintindihan nyo na yun. Bagay nga, nung araw, nung lumang panahon, lahat ng negosyo, gusto magkaroon ng espasyo dito sa lungsod ng Maynila. Pinag-aagawan ang espasyo sa Maynila dahil gustong-gusto nila sa tarjeta ng kanilang negosyo nakasaad Iskolta, Manila, Binondo, Manila, Malate, Manila. Ngunit dalang habang panahon ang stagnation. And I'd like to, if there is one thing that I saw a few minutes ago, that your vision about 2023, buti pa kayo may vision. And I hope nowadays the city of Manila will have a vision. We have aspirations, dreams, and goals for the city of Manila. But these things will not happen overnight.
especially the vertical development of the city, the traffic problems in the city, the flooding in the city. Geographically, the city of Manila is challenged, living below sea level. These are the things that are the challenges of Manila. Na naikipit palikat na lamang ng mga nagdaang panahon, mga maliliit na bagay na napabayaan. Kasi nga maliit na bagay lang. Pero yung mga maliliit na bagay na yan, unti-unti, kapag yan eh, talagang parang kumbaga sinasabi mga tigyawat lang, hindi mo pinansin. Naging pigsa, hindi mo pa yung pinansin. Ayun, tumuro na pala. So that's why we need to do drastic things in the city of Manila to address the urban decay, to address tyranny, to address chaos. Everybody wanted to have a piece of the land or piece of Manila. And ironically, those people are not part of the government. There are some who are part of government. They wanted their family to have this, to have that, and so on and so forth. But also there are some people in the streets. Ginagamit yung balbo nila sa dibdib. At ipinangapi ng kapwa nila mahirap. Dala ng sa pagpapakitang taong sila para sa mahirap. Pero sa tukro sila, ang mga taong umaabuso sa mga mahirap. Bagay na mas nabubundak pa ang mga tiyan, ang mga enterprising individuals. Ayan o, sila edit papi. Nakala si sir. Sino si Eddie? Eddie siya. Kailangan niyo ba si Pati? Pati mga kasama niya. Kaya po, sa Manila, ang aming pong kinakaharap ay hindi biro-biro. And in fact, if I can share it to you, anyway, inabot niyo naman ito. And this is Pati. Hindi may kukuplit that 20 years ago, there's no such thing as Mall of Asia, Okada Suler, entertainment city in the south of Manila, by a west side of metropolis. 18 years ago, there's no such thing as Capital Commons. Pulungan lang yun. 18 years ago, there's no such thing as BGC. Golf course lang yun. Now, Taguig, because of BGC, we'll have at least, ito yung personal ko lang, hindi po titiyak. Sa akin lamang itong panahon. At least we'll have a 15-year reserve of development. And coming 2 years from now, there will be new development in Taguig. Because of the FTI Ayala development. So they will never stop growing economically. 18 years ago, there's no such thing as UP Techno Hub along Commonwealth. 18 years ago, they call it Parkview. Now it's going to be called Fairview because of the MRT7. The UP town in Balara, Madilim, I know for a fact because Channel 13 and Channel 9, I'll pass by that area, in the old Balara area. 18 years ago, tingnan niyo po yung mga pabrika doon sa may Pasig, sa may Mandaluyong, yung Pioneer. Ngayon, abot na lang ang natitira doon at yun nila. They call it the Greenfield District. 18 years ago, ang balita sa Valenzuela baha sa transistor. Ah, baha na naman sa Valenzuela. Alam niyo, but now Valenzuela in 2015 became number one city in Metro Manila. Now, if I'm going to run it down, then hindi matatapos ang umaga ito, kailangan kong abulin mamaya yung presidente na Singapore. Kakarap. But let me go back to Manila.
Then 18 years or 20 years after, what happened to Manila? Same, same. Sa Tagalog. Pare-pareho. So that's why, kayo, kumbirma mga taga-Maynila, ipinakikisuyo ko sa inyo. Nakikisuyo ko sa inyo, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po kami sa pamalanguso. Maraming hindi bahagi ng pamalanguso. Pero bilang mamamayan, malaki ang partisipasyon ng bawat isa sa pakikisang usap, sa usang pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, pagbaba nung araw, nung kami sumasakay ng jeep, 3.5 pa lamang. Aba, talaga yung panon. Sinabi namin, mga para, dyan po sa tabi. Ay gagawin ng driver, talagang papara, doon sa tabi. O ngayon, ganun din naman ang sinasabi, mama para. O di huminto, para ba? Nasa kita ng pagi. Hindi ho ba? Pasinin niyo ang pagbabago-bago ng salita, ang pagbabago-bago ng pananaw, mga simpleng bagay, pero hindi lang natin napansin. Kaya kung bagay na ito ay inyong kagampanan bilang mamamayan, tingin ko, at kung ang halimbawa naman, ang pamahalang lungsod ng Maynila, sampu ng aming mga kawani sa pamamahala at paglilingkod sa bayan, nagkakaisa, tingin ko, mapapabuti muli ang Maynila. Ngayon, ang Maynila, matindi ang pagsasayos. Kaya kailangan namin ng pangunawa ninyo. Lagi, sana unawahin niyo kami kung anong hugot meron kami. Bakit namin ito ginagawa? Bakit ultimo kalye? Pinaliliguan? Abay, bakit hindi? Edukirte? Libatin? Banilin? Bakit namin kailangan ibalik muli sa taong bayan ng kalsada? Bakit? Iyon naman talaga ang batas ng kalye, bangketa, ay para sila. Even the Supreme Court said, roads, alleys, boulevards, highways are beyond the commerce of men. That's what the Supreme Court said, and that is what the Supreme Court said. It's form part of the law of the land. Well, that's my professor said to me. So if that is the case, then what we're doing is basic. What we're doing in Manila is elementary of governance. The ABCs of governance. We have not done anything yet, with all honesty. We have not done things that we wanted to do vertically for tourism, transportation, green open space, housing, which may awan Diyos, magaya po ang isang idol ko talaga. I hope someday, somehow, kahit man lang konti, matupad ko yung nagawa ng idolo ko na si Prime Minister Lee Kuan Yew with regard to HBD, the Home Board Development in Singapore. It can be done. They did it. Why can't we? So these are things that will eat time, will eat resources. Kaya nga ako namumutang sa Landbank. So, kaya po, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang hinihintay ko yung 2020 para may bagong pera sa dapi at may bagong budget kung saan doon mo makikita ang direksyon ng isang lokal na pamahalaan. Sapagkat ang budget na kinakarap namin ay lumang bisyo. Kung meron man, hindi namin alam. Pero, pasasaan ba? Dahil sigurado ako, sa 30, visual do ako. May gawin ako wala. Maghintay na lang ako ng Enero. Nyang-nyang-nyang na lang ako sa kanto. Siya, may bagyot, may dilubyo. May sweldo ko, automatic sa Landbank yun. But I cannot take it. I really can't.
I cannot take this sitting down. Then we went to basic. And that's what we call elementary in governance. Ngayon, napapabalita ang Manila. Ay, marami salamat sa mga natutuwa, nalulugod sa nangyayari sa Manila. Pero sa totoo, wala pa talaga. Kasi kung iisipin ninyo yung ginagawa namin ay normal na obligasyon ng isang punong lungsod. Pagsasaayos, paglilinis, pagpapanatag ng kanyang mamamayan. These are basics. Kaya lang, para bang biglang naging usapin ang lungsod ng Manila. Abi bakit? Sapagkat, mga kababayan, yung ginagawa namin ngayon ay normal na naging mukhang abnormal. Dahil, katulad ng una kong nabanggit na pagpapasalamat sa inyo, nananatili kayong patuloy kayong nananatili dito sa lungsod ng Manila dahil naniniwala kayo na hopefully someday somehow muling umangat ang Manila. Eh, bagay din na naisip ka ng mga mamamayan na yung abnormal na nangyayari sa ating komunidad dahil sa walang kumikilos, dahil sa walang tumitingin, dahil walang namamahala, dahil walang gobyerno, ay naging normal sa pamumuhay natin. Kaya kahit ang migulo, wala. Para bang napustrate tayo, nawala. Nawala yung pagdidiman ng taong bayan. Kaya yung abnormal, naging normal. Kaya nung kami naman gumawa ng normal, ay mukhang abnormal sa buong bansa. Kaya bagay na pinagpapasalamat din namin kay Pangulong Duterte. O dahil sa kanyang ibinahagi, kalay mo sa dami na suliranin ng bansa bilang Pangulo. Pero isinaad niya. Isinaad niya na isa sa kanyang direktiba sa aming mga gobernador, mayor, vice mayor, barangay chairman, at mga lesko na kailangan ng muling ibalik ang kalsada at kalye sa lahat ng mamamayan natin. Kaya po, maaari, hindi ka unang-unawa sa ilan, pero sana lumawak na ang pag-iisip nila. Total, nahirati naman kayo ng mahabang panahon. Total, napakinabangan nyo naman na ng matagal ng panahon. Siguro bagay naman na mapakinabangan ng taong bahayan. Sa higit na nakararami ang mga bagay na ito. Masyado na kayong nagparaya. It is time for you to demand from your government. Because you deserve better things from us. It's now. Kaya po, sa maliit din namin kaparaan, noong nakaraang linggo, napabalita po sa isang sikat na magazine sa buong mundo, The Economist, at inaral yung 60 syudad. Dati ratio 90 out of 60, number 55, safest city ang Manila. Ngayon po ay number 43 na. Yait-yait lang. But with your help, we'll be number 30. With your help, we'll be number 20. With your help and cooperation, maybe. Why not? Yes, it's true. They have new buildings in BGC. Yes, it's true. They have new development, new roads. Cables are underground. Yes, it's true. So what? They have that in Hong Kong. They have that in Japan. They have that in America. In downtown LA. What they don't have is what we have. We have character as a city of Manila that nobody can take it away from us. That is city of Manila. We have history. In fact, if not all of you, most of you has a story to tell in Manila. Minimum sa inyo rito, 4 na taon na muhay sa Manila.
Sapagkat we are the number one producers of graduates, professionals. Kaya one way or another, dito rin kayo nag-aral. Kaya meron kayong kasaysayan. Kaya meron din kayong upang na loob. Kung masama man maningil ng utang na loob bilang tao sa tao, ito na po ang pangalang sinisingil na kayo. Na sana naman you pay it forward. I know most of you matagumpay na. And I think it's not bad to pay it forward to our beloved and loyal city of Manila. Panuna, huwag na tayong magtatanong pa kailan. Nakon, hindi ko tayo matatapos. Dahil mahaba pa ang panahon. Ang panahon tiyak mahaba. Ang buhay natin hindi. Dahil may hangganan ng lahat. Isang araw, magpapantay ang mga panat eh. Una ko na lang yan. Mauna na sila. But the question is, someday, somehow, kapag umuupo ka na doon sa rocking chair, when you retire, you're gonna ask yourself a question. What I have done to my fellow men? What I have done or did for my neighbors? For my city? Ano shiner ko bilang tao? True, you need economic proof. True, you need professional proof. But, yun lang ba ang halaga ng buhay? Kung tayo naniniwala na ang lungsod ng Manila ay may kinakaharap na suliranin, then huwag na tayong maghanap ng daylan. Maghanap at magsama-sama na lamang tayo sa solusyon na ating pwedeng ibigay. Or bakit? Mga kaibigan, huwag kang umasa, if I may say, like what Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. So tayo mga profesional na mabuhay ngayon, tayo ng mga tama at husto ang gulang at may kakayanan na magbago ang ating pamayan, gawin na natin yun. Abay, bakit? Kung ang ating kinakaharap ngayon ay puro suliranin, huwag na natin sisihin ang nakaraan sapagkat wala na tayong magagawa doon. Pero ito rin ba ang bagay na ipapamana natin sa aling-saling lahi? So, kung ayaw natin at sa maliit nating kaparaanan sa tulong-tulong ng bawat isa, gusto natin na may makamit na maayos na pamayanan, malinis, ligtas na bayan ang ating mga anak at kanilang mga anak. Tayo ngayon, tayo ang magbayad ng konting sakripisyo. Sa sakripisyong gagawin natin, bagay na mamanahin naman at pakikinabangan ng salinlahi natin. Wala na tayong magagawa sa ngayon, maaari. Dahil kung ano man na meron tayo ngayon, resulta lamang ng mga bagay na nangyari sa nagdaan. What we can do together is mapabuti yung bayang kakarapin ng ating mga anak. So, sa inyo pong lahat ito, nakaibahagi din naman ng pamahalaan. No? Sabi nga kanina, meron kayo doon na banggit kanina? Many are called, but few are chosen. Pero yun ninyo, di ba kayo naglilingkod din sa bayan? Tama ho ba? Yes. Yes, you're in a financial institution, financial industry, true. But you are serving partners, fishers, folks, mga maliliit. Kasi paglilingkod yan. Di ho ba? Yung mapataas at mapaulad din ninyo ang kanilang kapwa, eh paglilingkod yan. Di ho ba? So, kaya po lahat ng tao ay may halaga. Kayo lahat ang nasa dito, pahabahagi ng Landbank. Kaya ka nailagay dyan kung nasaan man ang katatayuan mo ngayon ay merong halaga. Dahil yung manager ng bangko, hindi kayang maglinis ng banyo. Yung banyo ay nililinis ng utility.
dahil hindi naman kaya ng utility yung trabaho ng pagiging manager ng bangko. So may kanya-kanya tayong task. Then let's excel from it. Let us excel from our field of undertaking. Give value to yourself. Give dignity to your work. Pahalagaan ninyo. Kaya, ay hindi, kaya na ni Sir Ian. No. Kaya po na ito. Kaya po sa inyo lahat, kasama ko sa paglilingkod sa bayan. Pagbutihin natin. Sayang naman. Nandito na tayo. Kaya kung bakit ang mga tao sabi sa akin, Koys, natutulog ka pa ba? Sabi ko sa kanila, huwag niyo po problemahin yung wala kang tulog. Ang problemahin niyo, yung wala kayong gising. But I cannot rest with all the challenges of the city. Now, okay, bukod sa pagiging niya, number 43, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ang business permit, 3 days lang, lumabas na, because simple transaction yan. And I'm going to tell you, you can even ask Secretary Lopez of DDI, he was one of the witness during the launching of our new approach to business sector. Dati 11 steps ang Manila, 8 windows became 3 steps in 1 window. Dati ang permit ng Manila, 5 to 10 days. Ngayon, 1 day. Try us. Open a business. Bigay ko supli sa inyo pag hindi nyo nakuha ng 1 day. And because of that, we're going to face a new challenge. If we can have 1 day for our business permit, because it's new, we're going to face a new challenge. A challenge that we foresee. By January, there will be 54,000 who will go to 100 square meter of space at 8 hours a day, 5 days a week in the next 2 months. So, calculate, anyway, mga financial analyst naman dito, no? Calculate the time and motion. Can we accommodate 54,000 in 100 square meter at 5 days a week, at 8 hours a day? The answer is no. But because of what we did, na-inspire namin yung privado sektor. Yung SM Manila, magbibigay ng libreng 1,000 square meter for the city of Manila. Narinig ni Kokong Wei, magbibigay din ng Robinson of Manila. At ayaw magpatalo ng SM. Sabi niya, pati SM San Lazaro, lalagyan na rin daw nila. Ng espasyo kung saan para ma-accommodate namin ang renewal ng business permit. At no cost to the city. Sabi ko nga sa inyo, laway-laway lang ito. And hopefully these things will materialize. Because, you know, these people are taxpayers. At the very least that we can do to them is ease of doing business. Like what the art, the law says. Or like what the president's directing. Diba? Kaya, kayo, maaaring ikalulugod nyo sana someday somehow lumago muli ang negosyo sa lungsod ng Manila. Krimen sa Manila, bagsak. Literally, aba bakit? Mahabol lang namin ang mga holdupper. Wala kang snatcher sa recto? Lumaki ang benta ng mga bendo sa Ilaya, Tabora, Carmen Planas. Bakit? Inakadadaan ng tao. May cutting trip pa rin. Pero nilalabanan namin. Bakit? Dati hindi namin sila masisi. Bakit? Walang madaanan eh. Inakadadaan na. So yung mga nanay at tatay natin, mga lolo't lola natin. Pero mo, saan ka nakakita? Baklaran ni Soria, ang yarba mo, etneb. Ang biyahe mo, posan. It's a bit. And nobody heard you. Nobody did put attention. Pero mo, kalika 8 oras, ako
kapupan, lumalaki na nga balangkang mo, balangkang mo, di ba? I mean, gusto mo nalang umuwi makasama ang pamilya mo, pero it will take you 2 hours. And what ano happen? Hours for the vehicular traffic and 30 minutes for walking. You're supposed to be bayad ka naman. So these things are being addressed by the city. So that's why, bumagsak. Eh, paglilinis ng parke. Diba? Ang parke gusto-gusto ng tao. Umangyang gabi. Kaya hindi kayo maglakad ng kaunti dyan sa Ross Boulevard. Lumiwanag ng kaunti. Tingnan ninyo, umangyang gabi. Simple, simple. Hindi ko nilagyan ng mga bulaklak ang ilaw. Hindi siya kung planeta ng ilaw. Mga kumukutik-tik-tik-tik-tik, tapos gano'n. Hindi ito China. This is Manila, the Paris of the East. Because Manila was designed that way. That's why we have character. And we're going to relieve that character. Because in that character, we can invest and we can earn. We have history, places to put, heritage. Ito ang puhunan ng Manila. Habang lumalagot, nagtataas ang mga building nila ron, hindi naman nila mananakaw ang kasaysayan at pamana ng lungsod ng Manila. Kaya kung bakit, sinasabayan namin, yes, kailangan magpailaw. Pero pwede naman magpailaw na parang Pilipino rin. Katulad nung sinabi ni Rizal, alitap-tap. Same concept. Pilipino, may ilaw. Tama lang, hindi tayo magumuhay ng marangya. Pag bakit? Dahil, mga kababaya, kasalanan din ng pantutuya. How can you live in luxury if your neighbors is suffering? Kaya, kung mayroong mga kakailangan ng bagay, pipilitin namin gawin sa makatwirang pamamaraan. So, yan ang mga bagay at tingin ko naman kaya-kaya gawin araw-araw. Tanong, kami ba ay mapapagod? Dalawang buwan. Ano ngayon? Nine ba ngayon? Or 9 days? 2 months and 9 days. Tanong, mapapagod ba ang bagong pamahalaang lusog ng Maynila sa pagsasayos? Ang sagot, 44 pa lang ako. Sawa kayo. Ito yung 1-2. 1-2 sawa. Sabi nila, sa umpisa lang yan. Hindi ko rin naman kayo masisi. Aba, bakit? Eh, bakit na nakita nyo na rin ng araw? Aba, nung tumagalan na isang buwan, mahirap i-maintain yan. May nakakadalawang buwan na kami ba hindi? Because, ang challenge ko sa inyo, kapag nabalik sila sa recto, nalagyan na ako. Hindi mo ito nagkakala gaya sa bedroom eh. Wait. Nalukoy mo ang lolo mong pano. No. And that's the secret of it. A 20 decades of problem in an 8-lane avenue of 2 kilometers. Clean with the help of our co-workers in 48 hours. Even to the point just in front of Manila City Hall. Few steps away. May Landbank Manila dito, ano? Oh, yan. Makaka-relate yan. Few steps away. There's chaos. There is a park taken away from the people. 160 bodegas. 160 houses, 160 tindahan. Ginawa pang Taytay Island yung likuran ng pamilya. When I said Manila is full of shit, this is not a metaphor. I step on it. How chaotic we are. That's why you cannot blame me. I keep on asking, please help us. Help us.
Sabi ko, meron akong ugali. Yun, nakikita niyo po na yan. Ang tawag ko dyan ay bahagi ng sulat. Sa bahagi ng sulat, yan ay tawag eh, bating panimula. Pwede ko ba bahagi ng sulat, bating panimula? Katawan ng lino. Bating panglokas. Di ba? O, tapos meron pa yan, lagda. Kaya mahaba pa po yan. This is 1,000 days of our governance. This is 1,000 days of chance to change and be part of the change. Kung meron man akong ibubuhat ng bangko sa inyo, maswerte kayo. Bakit to? Eh galing ako sa wala. Sanay akong mawalan. Kaya wala na akong kaba na baguhin ang lahat. Abay, bakit? Akalain ninyo, basurero lang ako, naging mayor ako ng Manila. Ano pang bagay na hindi ko dapat gawin? Ano pang bagay na hindi ko dapat ipagpasalamat? Kaya, huwag magkamali sa akin yung mga palongis. Bilang na talaga araw ninyo. Hindi dahil sa kung anumang sakit sa katawan ang idudulot ko sa inyo, kundi umalis kayo ng Maynila. You can check our records. Almost every week, we apprehend wanted. Wanted ng husgado, ha? Wanted ng batas. Abay, bakit? Eh, normal na trabaho naman yan. Eh, normal. Hanggang ngayon, hindi nyo nauhuli. O, sabi ko, bakit? Ayaw kong pamahayan ng wanted ang Maynila. Gusto ko matutulog ang tao, panatag siya na yung kapitbahay niya, hindi hinahanap ng talagad ng batas na kumukublit na kikihrubilo sa kapayapaan ng isang pamayanan. O, ginalugad po ang basit. Ba, bakit na naman? E, kala ko ba para sa mahirap ka, Isko? Aba, oo! Abay, bakit naman ako hindi para sa mahirap? Eh, ako unang nakakaintindi ng katatayuan ng isang kumakalamasig mura nang walang kasiguruhan ko yung bahay ko nakatirik pa pag-uwi ko galing trabaho dahil yung lupa hindi amin. Kasi kami ang sindero. Yung lupa yung kami, walang buwis eh. O, eh bakit ko ginagalugan ng mga kriminal? Alam niyo kung bakit? Mahirap na nga ako. Babahayan pa ako ng mga kriminal? Ng holdapper? Ng snatcher? Ng pusher? Anong uri ng pamumuhay meron ang gagawin ng anak ko? O makakamta ng anak ko? Yung katatayuan ko nga lang, hindi na matugunan ng gobyerno. Hinayaan pa kami madugmok. Dahil binahayag kami ng mga tolongges sa pamayanan. Kaya sa ganung parang man lamang, maipakita namin yung tunay na malasakit. Marami dyan, magkikling. Eh, para sa mayroon. Pero magsipag-ingat kayo. At least you know, you should know by this time how to discern. Gasgas na ang salitan para sa mahirap. Then let's address it. Let's confront it. Now this is the chance for the people of Manila, especially the poor, na mayroong tao na tunay na nakakaintindi ng katatayuan nila. Now, eh anong ginagawa ko? Eh, wala pa naman akong kakayanang pinansyal. Totoo! Sa Enero, lahat ng social amelioration that I know, not only by theory, but by practice, thanks to President Rodrigo Roma Duterte, appointing me to DSWD as Undersecretary. I've learned! And I've copied. Kopya-kopya lang ito. Wala naman sa mga kumopya. But, mga kaibigan, ito na yun. Sa maliit kong kaparaanan, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang pinaprobahan ko sa Museo ng Manila, meron akong isang bagay na pwede ma-share sa kanila. Mindset. If you change your mindset, then you will be a happier person.
Hindi ko mo mahirap eh, wala ng pag-asa. Hindi totoo yun. Batugan ka lang. Kasi ang gusto mo, easy money. Pwede kang makapamuhay bilang mahirap. Pwede kang maghanap buhay bilang mahirap. Pero hindi mo kailangan makaapak ng may paa na may paa, lalo na kapwa mo mahirap. Eh, yun ang ginawa ng nanay ko eh. Naglabado eh. Yun ang ginawa ng tatay ko. Pumunta sa pier. Nag-istiba. O, ako'y ginawa ko rin. Kinain ko. Tira ninyo. Literal. Kaya kami, kahit kami mahirap, sosyal kami. Eh, pag naman kami hindi magiging sosyal, nagbabatuhan kami ng chicken joy sa bahay. Tinira ko yung kinain nyo. Oh, tanong, ako ba nakapamerwisyo ng kapwa ko pobre? Hindi! Nagkalabit pa yung iba ko. Hindi! Nangatok ba ako na may kotse na may kotse? Pag ayaw mong bigay, lalagyan ko na sa mo yung kotse para walang makita. Hindi! Sinangat ko, buto ko. Pero tinupad ko rin ang pangarap ng namin. Kaya kayo mga batang nanonood, hindi ko mo kumikita na kayo, okay na. Okay tayo, sabi ng nanay ko, tapusin ko raw ang high school. Dahil pag ako graduate ng high school, hindi na ako magbabasa ng dyaryo pabaligtad. Tama naman. At pag ako na may pera na, pwede na ako magkulehiyo. Eh kaysa naman high school daw ako, kasing edad ko pa, yung teacher ko. Kaya, naghanap buhay ako, wala akong inapakan tao, hindi ako nang merwisyo ng kapwa ko pobre, hindi ako mawak ng tres kantos, at lumiya sa estribo, magabang sa kanto ng Arten, at mariones. Lahat. Oh, awa na Diyos. Maraming salamat sa magulang ko. Mahirap sila. Pwede ko ba sila sisihin? Hindi. Kailangan ko lang kaharapin. Anong binago ko? Mindset. Anong mindset? Mahirap na nga ako. Pagkatatanda ninyo mga kababayan, para sa lahat ito. Sa lahat ng nanonood. Kung naniniwala ba kayo, na ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? Ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? Yes, ako naniniwala. Pero pagkatatanda ninyo, ang kahirapan na ipapamana din. Kaya dapat ang kahirapan ay ang paginto sa iyo, hindi sa magulang mo. Kasi yun yun eh. Habang tumatanda ka pa nga, lumilipang pagkakataon. O ka tayo naman mga bata. Pagsikapan natin ang ating mga sarili. At huwag tayong manisi ng manisi. Manununo ka. Turo ka ng turo eh. Eh, turo mo sarili mo. Kaya pinagbuti ko ang sarili. Kuwawa naman ang Diyos. With all the challenges in life, sa totoo lang, kung meron lang akong pagbabahaw ng luhaw dito, sa kinaharap ko sa buwan. Sa totoo lang, napaka-imposible yun. Misan imposible na. Kasi hindi nyo naman makita, ito kayong basolero ito. Totoo bang sidecar mo ito? Sabi nga nung isa, sana ikaw na lang nakita ko, pasayero mo ako. Alam nyo, how petty sometimes? Ultimo pagliligaw, wala ako naging syota. It's hard to believe. Does it show? Don't near. But it's true. Sad. Let me share it to you. Nanligaw naman ako. Huwag nyo sabihin hindi ako nanligaw. Hindi nga ako normal dito ba siya? Kaya siyempre, wala akong pandiin. Dahil ang uniforme ko, dadalaw eh. O kailangan Lunes, huwag kong dudumihan dahil hindi lalaban ang nanay ko yun. Ipasusot ulit sa atin ang Martes yun. Dahil para hindi magdaling mag-dismiss. Oo.
Eh, malmal ang Ajax. Kami super mil. Ikatira mo yan. Yung anong araw eh. Di ba nga pagka gusto mo kuminis ang mukha mo, hola. But anyway, so these are the things that pinaharap ko. Wala talaga akong nadisyon na naniwala kayo. Kung umasin ako, eh, pinakakopya ko pa nga yung crush ko eh. Medyo naman ako, medyo maganda naman ang section ko, na-first honor din naman ako. Kaya lamang, lahat ng hirap dinanas ko, kaya lamang ang problema sa isipan ng bata ngayon, para bang napakadaling bumigay? Ano? Isko, iba na kasi ang hamon ng buhay ngayon, kaya madaling bumibigay ang tao. Ano? Hindi! Mahilig ka lang manood ng YouTube. Mahilig ka lang magbasa sa Facebook, pati buhay na may buhay, pinakikailaman mo. Hindi mo pakailaman ang buhay. Huwag kang mabuhay sa virtual world. Mabuhay ka sa real life. Because at the end of the day, totoo, tutulungan ka ng nanay at tatay. Totoo yun. Walang magulang na makatitiis sa kanyang anak. Pero sa halos gusto niyo magpapantay din ng panila, eh sino ba tutulong sa iyo? Totoo! Tutulungan ka ng mga kapatid mo. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. Ako'y solo tagapagmana ng malaking lupain ng mga magulang. Buhuusok at bulubundukin pa. Pero kung walang pantiklop ng araw, sino katabi? Tingnan mo sa inyo. Ala! Kaya, ang tanging tutulong sa iyo ay ang sarili mo. At makatutulong naman ang mga kaibigan. Bakit ba hindi? Meron dyan, mababait ang kaibigan. Ako, tumigil sa akin tulong, isa dalawa. Maaari ka. Pag pumasarpo ka, sabihin ko, lumipat ka na sa bahay ko. Pasarpo ka. Naging pala. Palamunin. See? So, day-to-day, it is up to you. It is up to your minds. While it is true that there are challenges in life, but there's always two sides of the coin. It's how you look at it. Kaya, don't complain. Don't blame others with your failure. In fact, kaya ka lang nagiging failure dahil huminto ka na. So, pag hindi mo na-achieve, you continue. Keep going. Things na hindi mo na-achieve sa tamang panahon na inaasahan mo ay hindi ibig sabihin hindi na darating sa'yo. You have to try hanggat nandito. Ano man ang kinakaharap ninyong suliranin. Ano man ang kinakaharap na suliranin ng ating lungsod. Ano man ang suliranin na kinakaharap ng ating kumpanyang kinabibilangan. Ano man ang suliranin na kinakaharap ng ating bansa. We must continue and we should continue with hope. Never ever lose hope. Ang taong wala ng hope dapat tumira na sa 9 de Pebrero. Ito, mandal yun. Sa Oblo. Kasi doon wala na. Lagi masayahin na lang ang tao doon. Tama ho ba? But if you feel challenged, now you're normal. Because challenges in life makes you stronger, makes you do things, create extra money, create extra steps, be a better person. At yun ang bisa ng buhay. Without it, wala. Hindi yan normal. Kung yung mga mayayaman nagkakaproblema, kaya they always have a good problem. Kung paano pa yayaman.
That is a sign of a good program. We survive. Kiss, a trip. Andiyan na ba? May supply na ng nakasya. Mga araw, eh, berbelay na lang. Nakasya. Meron pang isa eh. May nakakabalahan sa opisina. But, kidding aside, muli, going back, ayaw ko naman pagpakahaba-haba. Sa inyo po, no? Muli, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Basta, isa lang, I cannot promise you tomorrow. Nobody can. Patatasa ka man, sino buhay bukas? See? Nobody can guarantee, only God knows. Tama? But, what we can do today, we can excel. Eh, you know, Isko, there must be a vision. There must be a mission. Oh, sige. O para meron man lang kayong take, kahit konti, sa pamahalang lungsod ng Manila. At the very least that we can do, if we cannot promise tomorrow, then at least I can promise you, Manila will be different from the things of the recent past. And of course, with your help, with your support, no? Hindi namin talaga kakayanin. So, ngayon yan, natutuwa ko. Ha? Kalain ninyo, nawala ang bata sa kalye. I don't know, may mga taga-Maynila dito. Nangaubos, ano? Ay, talaga. Eh, nung araw, eh, dekada 80, eh. Sansui kami mga bata, eh. Sansui. Sansutsut uwi. Uwi. Uwi na. Totoo naman eh. Eh, kaya nasabi ko sa'yo, okay, nagpapaniwalaan masyado sa YouTube, sa Facebook, hindi ko mga bagay sa kanilang bansa, bagay na sa atin. May kanya-kanya tayong kultura, tradisyon. O ngay, riot kayo ng riot, ha? Gusto niyo mambulabog, ha? Gusto na namin matulog, nang bubulabog pa kayo mga bata, o kayo binulabog ngayon ng pamahalaan. Oh, kinalap namin sila. Pero, eto na, may caption. Totoo, kailangan pangalagaan ang mga bata ayon sa batas. Tama? Eh, kaya lang eh, papayayang magulang eh. Tama? O ngayon, papanagutin ko ang lahat ng magulang. Ha, kitahin nyo ha. Papapanagutin ko ang lahat ng magulang na nagpabaya sa kanyang minor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Oh, ubos sila. Kaya naman pala eh. Kailangan pa bang ipakulong ko yung magulang? Kailangan ko pa bang maging maigpit? O kita ninyo? O hindi ko ba kapag inabangan ng lahat yun? Maring, masyado namang stricto. Pero, yan ay mga bagay na maaari pa nating innovate. So we'll make it better. That's why it will be different. Then, to all of you here, help us to make Manila the real capital of the country. We are, by law, but let's bring back the old glory days during the time of Mayor Lacson and Mayor Villegas when they say, where Manila goes, the country follows. This is the window of opportunity. Then let's make it the window of opportunity, mga kababayan. Kaya po, sa inyo, muli, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyo lahat, sa inyo mga opisyal, na ako'y maging bahagi ng umaga ninyo. At sana may naidulot man lamang kaming konti, konting aral, konting update, at pagka gusto nyo ng regular update, manood kayo tuwing Biyernes sa Capital Report. So, anuman, kinakarapin nyo, ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Nawa, kayo'y dulutan ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan, malawak na isipan, maluwag na damdamin, kakarapin ninyo ang mga suliranin at masayang buhay
at mapagtagumpayan ninyo ang mga pangarap ninyo sa buhay. Maraming maraming salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first!